Okay, mga kaibigan, good morning kay 15 of November. Magandang hapon pala, din na pala good morning. Alauna ng hapon. Okay, alauna. Okay, at meron tayong isa shout out bago po tayo mag-discuss ng another topic. Okay, kay shout out kay Edmond Gapusan. Okay, nagagali lang natin magmason. Alam nyo ba, engineer nga tayo pero nag-aral tayo magmason. Okay, yung aking garden yan eh, ako nag-decorate ng kanyang walling, ako rin ang nag-plaster. Okay. Alam nyo ba, is yung mga trade na yan, yung practice lang yung mga mason na yan eh, sabi natin magaling yan. Okay, sila nagsimula sa zero. Dati ako ang nagso-supervise, ako na po consulting diyan sa ano, plastering, okay, mechanical, okay. Meron din ako yung mga electrical. Okay. Tapos eh yung Indianong plaster at saka mason, dapat tinitingnan ko kung paano ginagawa na yung pitik. Ganun. Pero ngayon is meron tayong makabagong technology. Okay. Balikan natin pala yung aking sa shout out. Okay. Edmond Gapusan, okay, thank you daw at aking sinishare yung aking kaalaman. Okay. Welcome. Thank you for appreciating my what I'm doing. Okay. Si Senju Gaming. Okay. Tinagot ko na rin siya, tinatanong niya kung ano, ako ba daw is contractor. Kasi na-contractor rin tayo, pero after that balik na naman sa Medalist. Okay. So, balit yung aking mga pinasukan doon is sa constructing business, petrochemical, quality control, at saka electromechanical contracting firm. Kaya yan is ating ginalugad. Okay, maintenance. Naging maintenance engineer din tayo sa semicon industry. Hawak natin yung mga lahat ng ano, hawak ko yung mga under my supervision yung lahat po ng plant equipment, andiyan po yung etchbar, okay, andiyan po yung lagi yung mga pasilidad, kasama niya yung toilet and bath, inituro bakit nagbabaha, nagbabara yung mga drainage line natin. Okay, alam niyo na bakit. Naalala ko kasi, meron isang dyan sa Taguig, meron akong pinasukan dyan. Nagbara yung aming main drainage line. Okay? Bara, okay? Tinigyan namin yung aming manhole. Yung manhole namin kasi is, nagtataka kami bakit mahina ang daloy ng tubig. Mahina. So, ang ginawa namin, eh kasi malaki yung ano eh, pwede pumasok yung tao sa ilalim. Kaso nga lang is nakaka-suffocate. So, ang ginawa lang na lang namin is pinahukay yung gilid ng manhole. Kasi wala mang pumayag na bababa eh, wala silang PPE. Okay. Meron kasi ipapasukin ang tao doon sa baba at baka ma-suffocate. Okay? So, pinahukay na lang namin sa tagilira ng manhole and then pinasag yung concrete pipe. Okay. Ando, nakita namin, kaya pala nagbabara is maraming kabayo. Ayun, galing sa CR, okay. Pag may dalaw sila, doon lang pinaplas yung mga kabayo. Ayun, kaya nagbara. Kaya, yan ang nangyari. Okay. So, nag-alugad natin lahat ng parte po ng trabaho. Okay, quality control, piping, okay, maintenance, quality control, consulting, andyan. Inikot natin lahat yan. So, lahat yan ay sa ating isi-share. Okay, tulad ng nakaraan, okay, nakaraang video, yung sabi ng isang kaibigan ko, sabagay may video ako nito. Sir, anong unahin ko, poste o column? Ano ba, nasagot ko na yan. Eh, pare ka ako, kung itinayo ang poste, kahit na isang taong pabayaan niya, walang problema. Pero pag tinayo mo yung hollow block wall, baba, delikado yan. Eh, kung unting, ano lang, unting galaw ng lupa yan, baka bangsak yan. At saka yan is unstable. Okay.
So, mas maganda pare, tayo muna yung poste, okay? Pag tayo yung poste, yung padre niya, kaya hayaan mo lang muna yan. Wala, walang ano yan. Ano lang yan, madali lang gawin yan. Okay. After the column, mag-slab ka. Okay, pag may first floor, o column ulit, slab. After that, balikan mo yung wall. Pero never ka mag-start ng wall. Okay? Lalo na pag gagawin niyo yung bahay niyo, kailan meron pong distinction na siya is makikita niyo may poste. Meron kasi kapag yung loob ng bahay niyo, tsaka labas ng bahay, is makita niyo yung paday niyo diretso. Ah, wala yata ang poste yan. Okay. Kasi pag may poste, binuhay mo yung poste, dagdag yan sa architectural appearance ng iyong bahay, may poste. Kaya kita mo yung mga Romans, yung mga Romano, kita yung mga poste nila, talagang dinidecorate nila. Pero sa atin, is wala ako nakita, basta lang may tayo, okay. Mabuhay lang yung poste, wala na. Pero doon sa mga Roman, okay, ang gaganda ng mga poste na talagang binubuhay nila yung poste nila. Binubuhay nila. Dito sa atin, pinapatay. Okay, yung una, no, yung may dalawa kong video na inilabas, yung, okay, anong una hay, siyempre poste. Pangalawa is yung ating kaibigan, okay, pag kayo is nasa labas ng Pilipinas at meron kayong balak magpatay yung bahay, magpa-renovate, repair, o anong paman, is mayroon pa magtiwala kanino man, kahit na po ating kablad, talaga mayroon magtiwala. Lalong-lalo kapag ang involved dyan is pera. Wala kong pwedeng pagkatiwalaan sa pera. Kasi ang pera kasi root of evil eh. Ngayon, kung meron kayong kakilala na tao na talagang may personal integrity na hindi po siya nasisilo sa pera, maswerte nyo. Para bang 1 over 1,000, baka hindi lang 1 over 1,000. Ibig sabihin, sa 1,000, isa lang matino. Napakahirap. Okay? Tignan nyo yung halimbawa lang, alam? Sa gobyerno natin, di ba? Sumasakit ang ulo ng PRRD sa corruption dahil sa pera. Ngayon, pagdating po sa ating private life, abang mahirap magtiwala. Mas maganda yan kahit ang gawin nyo. Tulad na sinabi ko sa video ko, no? Itong latest na video yung ginawa ko. Kung kayo magpapagawa, iplano na lang nyo. Iplano nyo. Hindi, kung meron kayong kakilala, yung kamag-anak nyo, kapatid o... Ay, na kapatid eh. Meron ka bang kilala niya contractor diyan? O ito papagawa ko, may plano ka na. O ito papagawa ko, magkano kanya quotation. Pagdating ko diyan, papagawa natin 'yan. Sasabihin mo ganun. So may plano, okay, may plano ka, bigay mo sa kanya. Pag-aralan niya magkano quotation, kailangan bago siya magbigay ng quotation, sabihin mo itong budget ko. Ikaw magdidikta kasi ikaw magpapagawa at ikaw is nag-research, ikaw nagtanong, magkano ba abutin ko ng budget dyan? Okay? Hindi pwede yung contractor magbibigay ng budget, mali yun. Kasi kung ang budget mo is, sabihin natin 500,000, okay? Yun ang, ibig sabihin, 500,000, in-estimate mo yun. Base po doon sa materialis mo, o kaya yan. Mayroon ka pinagtanungan, o binigyan ka ng pabor, ito ma'am, ito, yan, materialist estimate. Ito labor cost yan. Ibig sabihin, pag ginamit mo yung materialist na yun, i-convert mo siya as bahay, alam ng tao na yun yung mag-estimate na gayto kantagal mo ma'am yan matatapos. 60 square meter pa, ibaba, 60 square meter sa itaas. Hindi yung ewan kayo magtatang na sa contractor. Yung contractor na yan, puro paboro sa kanila. Swerte lang nyo kung meron kayo makakausap na contractor ng material. Yung mga contractor na yan, basta kung meron kayong papagawa, ang gagawin lang niya kung ano yung pinapagawa nyo. Pero yan, hindi yan magsasabi na, ma'am, ganyan gawin natin, ganyan. Hindi siya magsasabi. Basta ang objective lang niya is tapos yung pinapagawa niyo. Pero yung project integrity, wala siyang pakialam doon. Nasubukan ko na yan. At saka yan, hindi yan, mayroon maliit lang siyang gagawin na sabi natin hindi kasama doon sa kontrata, sisingiling ka pa rin yan. Kahit na alam niya na malaki ang kanyang kinita sa iyo. Hindi yan magluluwal.
Yan kontra, mga contractor kasi yan, umaasa lang sa nagpapagawa. Kung ano yung pinagawa ng may-ari, yun lang ang gagawin nila. Pero yung sasabi nila, ma'am, ganyan, ganyan para maganda. Hindi po nila, wala po silang alam dyan. Lalong-lalo na yung mga ambulance contractor. Okay, ang alam nila mag-construct. Sa totoo lang dito sa amin, ha, yung nangungontrata rito, kapag magkakasaka ng puting, kaya kailangan yung nagpapagawa, makialam kayo. Hindi yung aasahan lang yung contractor. Yung contractor, pag tinapos yung trabaho nyo, hanggang doon lang sila. Okay? Okay, sa puting na lang. Kung may alam mo contractor, ano yan, sasabihin sa inyo, ma'am, ang gagawin natin dito para maganda yung structure mo, iko-compact natin yan. Okay? Iko-compact natin. Sasabihin nyo, ma'am, magdagdag lang ganito kasi mag-rent ako ng compacto. Ang compacto. Ganun yan eh. Subalit, yung iba, iba. Pag nahukay, konting ipa-flat lang ng pala. Papatag lang ng pala. Ayan, makita mo, gumagawa ng yung bakal sa puting, bubusan nila. Hindi wala kang makikitang forma. Okay, ang puting kasi dapat yung square. Ang nangyari kasi, kung ano yung hinukay nila, doon nila tatabo yung konkreto, may bakal na. So, nangyari, yung puting natin is nunusap po si puting. Okay, very popular yan. Yan, sinasabi ko na yan, nunusap po si puting, walang hugis. Pag sinabi ko, poste o puting is either square or rectangular. Okay, rectangular, kapag dalawa po yung poste o column ang tatanim doon. Okay, dalawa. So, mayroon siyang rectangular na puting. Okay, paa. Ngumaga sa tao, yan is paa. Okay, hindi ka pwedeng ang column mo diretso doon sa lupa. Hindi, may poste, may puting ka. Ang tsaka puting, may hugis yan. It is either square or rectangle. Punay nga yung mga, ba, mayroong nagpapagawa sa tabi. Tingnan yung puting nila, nunusap po si puting. Okay? Pag hindi po siya square or rectangular, nunusap po si puting nila. Walang hugis. Basta ang ginagawa, tabon. Tsaka hindi nila sinisiksik yung konkreto. Kaya mayroon dyan part na sa puting nyo, void. Okay? Void. Kaya sa ating mga kaibigan, okay, kung kayo ang papagawa, makialam kayo. Huwag nyo kaya na ang contractor lang ang magdidikta. Kung hanggat maaari nga, kung ano yung natutunan nyo sa mga pinapanood natin video, yung implement nyo. Okay, nag-arrive sa kontrata, dapat, yung trabaho nila is maayos. Maayos yung pagbabayad nyo, pero trabaho nila hindi maayos eh. Matulad ng arawan, magkano ang rate mo? Sabihin sa'yo ng labor, ng skill, 600 ma'am, yung labor, 400. Okay. Pero, never kasi natatanong na nagpapagawa, ikaw, masungka, ilan ang kaya mong ilatag na hollow block sa isang araw? Dapat, okay, isang mason tsaka isang helper, dapat siya maglatag sila 12 square meter, hollow blocks per day. Okay. Ngayon, pag nalatag sila, 1,000 binabayaran mo, maglalatag lang sila, 7 square meter, talo ka madam, talo ka sir, ang talo ka. Bakit ka mo hindi lang na-meet yun? Paano? Papasok kasi ng umaga, ito pa, ang hours niya. Papasok yan, 8 quarter, magkisimula, 8:30, talo kayo ng kalating oras kagad. Pagkating ng merienda, asa pa yun ng biskuit at soft drinks. Hindi mo yung dapat niyang bibigyan, kasi mga tamad. Sabi natin, mabagal na lang. Okay, pagkating 10 o'clock yan, okay, merienda, 15 minutes ulit. 15 na, di ilan, 45 minutes na. Pagdating ng alas 12, stop sila. Sabi natin, 11:40. Di meron ka ng natalo ulit, 20 plus 45. 6 to 5, 1 hour and 5 minutes. Okay, doble mo na rin yan kasi meron merienda sa hapon at saka sa knock-off time. Okay. So, 2 oras ang talo natin. So, ang yan, mga araw na yan, nagkatrabaho lang sila 6 na oras. Okay. And then, sasabihin nila, ma'am, 600 ang aking gana. Sir, 600. Pero, ang problema kasi, hindi natin tinatanong, gano'n ba ang iyong rate of doing work? Okay, masungka. Yan ang dapat natin tanongin. Hindi yung, sir, 600 ako. 600.
Pero itong masuna to, hindi niya sinasabi, ma'am, kaya ko ilatag sa 600 eh. Itong rate of doing work ko. 12 square meter, pwede may kasama ko helper. Pero kasi nagiging tanong lang kasi yung gana. Alalahan natin, mga kaibigan, pag arawan, okay? Pilipino, ha? Pilipino, ayun, dito tayo sa atin, eh. Yung mga yan, swerte mo kung 7 hours yung kanilang pinagtatrabaho. Okay lang sana kung sabihin natin kahit na 7 hours ang pinagtatrabaho nila. Basta yung ibinabayad mo, isusukliin nila. Okay, masungka. Dapat ibigay niya 12 square meter per day. May helper siya. Kaya, so sa aking channel, okay, na-discuss ko na, na-share ko na. Aba, mason, tsaka helper, 12 square meter per day. Pero para ma-maximize natin yung helper, kung kayo magpapa-black work, dapat dalawa po mason, isang helper. Kasi pag 1:1, mas marami pong nakatenga yung helper, nakanganga, maghihintay ng utos ng skilled. Tsaka minsan, itong skilled naman, akala mo doon, imbes na samahan niya na maghalo yung helper labor, siya nakanganga. Tapos pag dating ng hapon, ilan na nagawa niyo, sir? 7 square meter lang. Ano? Paano? 7 square meter lang. Habang nagtitimpla ng mortar yung labor, ikaw nakanganga. Okay, ganun na nangyari. Okay, plastering. 12 square meter per day, may helper. Kasi sinubukan ko mag-plaster . Kaso nga, medyo bako-bako. Ako lang mag-isa. Ako rin ang helper. Ako ang... Nag-try lang ako mag-cluster. Okay, siguro nagawa ko mga 4 square meter. 4 square meter. Hindi pa 8 oras yun. Wala pa akong helper. So, balang kung gagawin ko siguro, kasi mayroon technique sa pagpa-plaster, kaya kong gawin. Kasi technique lang yan. Kaya yung pagpa-plaster kasi mayroon na tayo ngayong mga equipment. Okay? Mayroon na tayong equipment. So, meron tayong equipment na lalagyan mo lang siya ng mortar at i-spray mo sa pader. Magkakaroon ka lang kasi ng ruler. Okay? Pag napundo mo yung pader, scrape mo yung excessive mortar. Ha? Napasaran na. So, lahat ng bagay kasi magiging madali because of technology. Okay? Technology. Tulad ng pagpipintura, okay, na-discuss ko na yan, 90 pesos per square meter. Kasi nga yan, yung 90 square meter, mataas pa nga yan. Dapat nga yan, 75 lang. Okay? Kasi, ang pagpipintura, mayroon tayong modern equipment, mayroon pa nga tayong spray. Mayroon tayong nabibili ng roller, brush, okay? Tingnan nyo sa Lazada. Okay, lalagyan mo lang ng pintura yung sisidlan and then i-roll mo. Napakadali. Ang medyo magiging laborious lang dyan, yung pagpapahit po. Pag-apply po ng skim coat. Kasi meron ngayon skim coat na hindi mo na kailangan lasunin yung pader. Diretsa. Diretso pa lang, hindi diretso. Pag nilatagan mo siya ng skim coat, andun na po yung hindi mo na kailangan lasunin ng pader, okay? Hindi mo na kailangan maglagay ng first coat, yung foundation. Hindi na kailangan, diretso. Parang yung skin coat, yan ang pinaka-foundation mo. Yan yung pinaka-first coat mo. So, ang kailangan mo lang, pag natapos mo ilagay yung skin coat, yung first coat at saka second coat. Okay? Wala na. Yung first coat at second coat, gagamitin mo ng roller. Yung nakikita mo sa Lazada. Very convenient. Eh, wala na. So, kailangan mo lang sa pagpipintura, labor. Papahiram mo siya ng yung labor na hindi man kailangan ng skill yan. Basta yung labor, marunong magpahid. Pati ba naman pagpapahid, kailangan natin skill. Hindi na kailangan, labor lang yan. Pahira niya. Kahit na yung isang araw, gawin niya dalawang araw, okay lang. Okay. Kayo na lang magpintura. Napakadali naman. Ako nga nagpipintura. Okay, meron pa akong na-discuss. Okay, yung hukay. Okay, magpapahukay kayo ng puting. Ang isang butas, 700. Okay.
Kung meron kayong 10 butas na na nagagawin, okay, 10 puting, 10 column, 10, 7 times mo na 10, eh, meron ka 7,000 kodo sa excavation pa lang. Okay, excavation. Ngayon, yung after that, magbabakal. Kasi ang pagbabakal, madali lang yan kapag meron, dapat sila may cutter. Diba, nangontrata sa inyo, eh, magbabakal. Mamala, ano, eh, matagal kong gagawin yan kasi lalagre namin. Hindi lagare, meron pa yung cutter. Hindi pwede na yun magpapagawa, siya pang magbibigay sa inyo ng cutter. Hindi, sila dapat ang meron. Lahat kanila, provided nila. Kaya nga sila nangontrata. So, para mapadali ang pagbabakal, may cutting. Cutting machine, madali lang po yan. Okay? Ngayon, yung pag-i-erect po ng, ano, ng forma, yung sa poste, kung dalawang karpentero yan, kaya nila po yan, dalawang araw, tatlong poste. Buhos, pag tatlong kolom, kaya tatlong katao, isang araw lang yan. Ganun po kadali. Okay, pag-uguyo. Kasi minsan kasi kapag ang nangungontrata, nakita nila, no, medyo bagito to, wala pong alam. Minsan, niloloko nila. Niloloko nila. So, mayroon po tayong mga social media na kung saan, wala ng YouTube, marami po tayong mapag-alaman. Para hindi tayo mag-uwi ng contractor, mayroon, marami pong pamamaraan, marami pong mga taong o mayroon mga vlogger na nagbibigay po ng inputs sa atin para hindi po tayo mag-uwi. Tulad ng aking channel. Okay, para hindi po kayo mag-uwi, oh, alam niyo yung mga mechanics ng pagpapagawa, oh, alam niyo yung mga ginagamit. Okay, labawa, sa electrical, usually, ang ginagamit sa electrical, okay, baby, may nakita ko sa YouTube, eh, paano daw mag-estimate ng electrical materials. Hindi na po na-estimate, napakadali niya. Okay? Para wala ng estimation, baka electrical wire, bumili kayo isang rolyo ng electrical wire, di ka to resetting, it's N. Okay? Kailangan nyo maganda po ang kalidad. Yung wire na yan, hindi po yun na-fabricate nung kopong-kopong pa. Dapat within the product. Yung bago mo gamitin, dapat yan within 6 months. Ano ba, gagawin mo ngayon, today is November 15, dapat, okay, yung 11 minus 6, sabihin natin, dapat yan, June. Titignan mo yung level ng kable, oh, ginawa ito nung June, okay ba? Oh, itong wire na to is nagawa nung January, nakahuwag kayo po yung bibili niyan. Okay, sa pag-estimate ng electrical materials, mayroon akong medyo yan, okay, gagamit ka ng junction box, utility box, okay. And then, meron kayong receptacle. Yan ang mga ginagamit. Meron kayong panel board. Okay, panel board, pumunta kayo dyan sa Wilcon. Meron dyan sa... Kung dito kayo sa Laguna, meron dyan Makiling. Okay, ando yung mga electrical. So, yung panel board, dapat po is embedded type. Okay, dapat circuit breaker type. Tingnan nyo yung magandang klase po ng circuit breaker para sa po yung bahay. Hindi po yung circuit breaker na mura nga, pero mahinang klase. Okay. Madali masira. Okay. Minsan lang, mayroon ako nabiling circuit breaker is nung isang nag-trip, dire-diretso na, trip na, trip forever. Kaya yun, di kalidad po na circuit breaker. Meron akong ginamit na circuit breaker is European made. Sinubukong i-trip yan eh. Okay. I-trip nyo. Kunwari may ground. Ano yan eh. Automatic yan. Automatic yan. Meron siyang, meron kayong gagawin tripping device. Mag-trip ka ganyan. Okay. So, lahat po ng bagay na gagawin natin, ma'am, sir, ma'am, madam, madali yan po yan. Tulad ng sa akin, pag meron akong gustong malaman, tulad ng homogeneous. Okay, hindi ko na kailangan ng dictionary. Kasi dictionary kasi magkakilat ka pa, di ba? Hindi na. Tanungin mo si Mr. Google, ano bang homogeneous? Okay. Homogeneous. Tulad sa konkreto, kapag ang, tulad ng pinakita ko, ano, meron akong ginawang slab para sa bonsai, ano, para sa aking bonsai. Homogeneous yun. Isang timplahan ko yun. Okay? Properly cured, properly aged. Okay? And then, nung natuyo na yung top surface niya, nilagay ko ng tubig. Parang yun ang pinaka-barlap niya. Okay. After 1 week, okay, tinignan ko yung ilalim ng konkreto. Wala pong, hindi ko makita. Ay, wala siya pong traceability ng moisture. Okay, dry siya. Ibig sabihin, yung konkreto na yan is, ang tago nun,
May kalimutan ta. Okay, sinabi kong close drain, okay? Kaya hindi tumagas yung aking slab. Okay, kahit na wala po siyang sahara. Yung tawag yan is closely tight fiber, 6-6. Siksik yung konkreto. Okay? Wala po siya mga microns force na that will allow rainwater to penetrate this land pababa. Okay. Kumbaga saan, impervious. Okay. Yan ang homogeneous. Okay. Ngayon, kapag, kasi ang konkreto kasi pag magkabila po, papinuwasan ngayon ito, tapos binuwasan yung kabila, hindi po sila homogeneous. Kaya pag nilagyan ng tubig yan, may tagas po doon sa pagitan nila. Kasi hindi sila homogeneous. Magkaiba po yung time of pouring. Okay, hindi po sila iisa. Tulad ng aking ginawa, tinignan ko, wala siyang tagas. So, mga kaibigan, okay mga kaibigan, meron pa, yung primer, nag-apply ko ng primer doon sa aking bubungan. Okay? 12.72 square meter po ng area is nagawa ko po yan in 1 hour. 1 hour rin ha. Gamit ko po yung 1 inch brush. Eh kung dito po yung aking gagamitin, baka kalating oras lang po yan. 12.72 square meter. Okay. 12.72 square meter na area po o surface area ng yero ang aking napahiran in 1 hour. Gamit ko po yung 1 inch brush. Eh kundi 2 po yan, kalating oras lang po yan. So yan, pwede nyo gamitin kapag meron kayo papapintura sa mga labor. Wag pong skilled labor lang po yan. Okay? So balit, kung gagamitin yun, meron kasi bibilihan yung sprayer. Kahit na kayo, kaya saglit lang yan. Baka yung 12.7 dito, makalating oras lang yung mapipintura yan. Sabi ko nga, is technology is advancing. Kaya yung mga patay oras ng mga labor na yan, is wala na sila. Mismo nagpapagawa, o sila na lang, kasi meron tayo nabibili ngayong paint sprayer sa Lazada. Okay, around, I think 1.5 yun. Okay, lagyan mo ng pintura, ispray mo doon sa yero, saglit lang. Saglit lang. Ngayon, kung yung mga sinuuna, okay, o pintura mo yan, Pedro, abay, baka yung 12.72 square meter hindi pa matapos sa isang oras dahil marami pong patay oras. Okay, hihingi pa ng merienda. So, tulad ng sinabi ko, painting is 90 pesos per square meter kung kayo magpapakontrata. Okay, meron pa ako ihahabol. Yung ba, magpapa-erect kayo ng formworks, ano? 3 man-hour per square meter. Yun ang rate. So, yung 3 man-hour per square meter, yun ang gamitin nyo. Kung bawa, alam nyo yung area na i-erect po natin yung ano, yung formworks, 3 man-hour per square meter, makukuha na nyo kung ilang labor o ilang skill. O kayo, kukuha lang kayong isang helper. Okay? Kung kayo magpapakontrata. Okay. Sabay, kung kukontrata, kung papakontrata nyo, bahala yung kukontrata. Kasi pag medyo mahina ang kukote po, mahina po yung kukontrata. Mahina. Eh, baka pag nag-cut sa inyo, suntok hangin. So, mas maganda, pag magpapakontrata kayo, total, marami kayong nakukuha po mga information, kayo po mag-estimate. Ngayon, pag sinabi ni Pedro, ito po yung ma'am, ito po yung magagasa siya. Okay. Sabi natin, 30 mil, hindi, nag-research ako, ito lang, 15,000 lang. Baka naman, makupad yung mga bata mo. Ang disipal-pal po yung tao. So, sabi nga nila, wala daw maloloko kung mayroong maloloko. Kung walang maloloko, walang maloloko. Walang maloloko, wala pong maloloko. Kasi nga, magagaling yung mga tao. So, mga kaibigan, kung kayo magpapagawa, anything, repair, o construction, o ano pa man, dapat muna magsaliksik kayo para hindi kayo magoyo pagdating po sa presyuhan. Kasi pag nakita nila na medyo wala po tayong idea dyan sa ipapagawa nyo, wala kayong idea. Meron kasi tendency na yung mga ambulant contractor tayo pagkasamantala. Kasi bihira na kasi ngayon mga taong tapat. Bihira na kasi yung taong honest. Pagdating sa pera kasi lahat nagbabago ang kulay.
Okay. Ngayon, kung mayroon kayo makikita ang matinong kontrakto, baswerte nyo. That is, maaari yan eh. 1 out of 1,000. Bira po yan. So, yala po mga kaibigan. Thank you very much for watching. Please subscribe.